nag-iisip ko ang menu sa Monday evening, whole day ng Tuesday, and Wednesday breakfast. That's a recollection. May choices din. Tignan ba yan? Things leaking in here. Sindyo. Nagpiprepare. Masyadong may wait lang. Nagpiprepare ako ng homily para bukas, Monday, February 14. Naiintindihan ko ang responsorial psalm. Nakaka-relate ako sa first reading. But, to tell you honestly, I have never felt na parang ang hirap hindi lang intindihin, kundi mismo isabuhay yung gospel. Because sa time na ito na nasa mission, yun ang totoong panawagan ng feel ko, but parang may mga reservation ako. Anyway, welcome to VPSD and thank you for making me a part of your day. Walang masyadong ganap sa araw na ito except from the fact that nakapag-celebrate ako finally after more than 4 months. Ang dalawang misa sa isang araw. Kasi Sunday ngayon, may Kitokana in Kiswahili. Have I struggled? Yes. Do I still want to celebrate them? Yes. Sana mas maganda pag-celebrate ko sa susunod. And if you will ask me what will be the greatest takeaway ng vlog na ito, ito yun. Kanina may plano sana akong hindi bumisita sa Marianita Sisters, gumawa na lang ng dapat kong gawin or gusto kong gawin. Pero sabi ko, why not give myself a break? Break na kung saan wala sa plano, magpapasok lang ako and i-experience ko lang. I think may vlog akong ginawa. Yes, ito, yung vlog na yon. And nung pumunta ko kina Sisters, bigla ako, na-surprise ako. O nga pala, may celebration, may birthday, may food. What is this? May sayawan. May kwentuhan. And enjoyed my time there. Nanood pa, pero hindi nga lang natapos. But the point is, may ligaya din sa mga bagay na pwede natin ma-experience na wala sa schedule ng pinagplanuhan natin. Thank you for watching this vlog and I hope you found value sa nakita nyo. See you sa susunod na vlog. At anyway, habang nag-iisip ako, tingnan nyo muna itong susunod na to. Ito yung araw na kung saan bumisita kami sa bahay ng mga pare na MCSPA and sa bahay mismo ni Father Joseph. What a day!